Hey yo, this is Coach Mac with Mac Valley TV, and in this episode, magbabalik na naman tayo sa serye na It's Fish Time! So before we start guys, papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Tinry ko ipakain yung red hook ko, kasi yung red hook ko namatay na. At tinry ko ipakain yun sa Asian arowana ko na si Lucy. I don't know if it's appropriate or not to feed the Asian arowana with the red hook, but namatay kasi yung red hook ko, so my red hook died, and then I decided to feed it to my Asian arowana, but this is what happened. So guys, sa panood nyo naman, my Asian arowana did not eat the red hook. I don't know if it's because patay na yung hook. So in this video guys, I need your recommendation. Because I can't decide if I want to transfer my stingray to my main aquarium with my 24 inches long Asian arowana. By transferring my stingray to the main tank, there are two major issues guys. First issue is my stingray might be bullied by my Asian arowana. At pag nabully siya, kakagatin siya, magkakasugat siya, and eventually, if I did that, hindi ko maagapan yun, mamamatay yung stingray ko, sayang naman. Almost mag 2 years na rin yata ang stingray ko ito, magandang kalaki. And second issue dito ay baka hindi makakain si stingray, kasi ang pinapakain ko sa kanila lahat, sa lahat ng sda ko, may Asian arowana, may stingray, and this red hook ay this one, the ARG one. Highly recommend that you need to feed your fish na paiba-iba. Yun yung goal talaga. And ayun, kasi sa mga subscribers ko na before, no, napanood nyo yung mga ibang videos ko na merong harang yung aquarium ko dati. So in terms of pakain, hindi masyadong naapekto si stingray kapag pinapakain ko siya, kasi meron nga divider, at pag pinapakain ko yung arowana, bahala siya, kainin niya ako yan. But in one of my video, there is someone that comment that is an animal cruelty. So I decided to transfer my stingray to 75 gallons with the red hook and black bar red hook, na yung isa nga nakita nyo na namatay at pinakain ko, kasi hindi ganain, kaya yun, pinakain ko na lang. So guys, the advantage of me transferring my stingray to my main tank is very very maganda talaga, dahil unang sa lahat, ang sarap manood ng main tank mo with your Asian arowana 24 inches, malaki-laki na. Tapos sa baba, sa bottom, merong stingray na dumadangay. Di ba, sino ba naman may ayaw nyo? Kaso nga lang yun nga, baka mabuli, o kaya baka hindi makakain, and eventually, mamatay din yung stingray ko. But do you think guys, is it worth the risk na ilipat ko na tong stingray ko sa main tank ko? Hopefully, I'm waiting for your comments na sa ganung klaseng laki ba ng stingray ko, kakayanin ba niya itong arowana kong sa ganitong klaseng kalaking arowana. So hindi rin ako maka-decide guys, but
pag may nag-comment na medyo nabigyan ako ng naliwanagan ako, nabigyan ako ng tamang knowledge, malamang ililipat ko na. Kasi personally, gusto ko siyang ilipat. But I need some expert para at least safe tayo. Para mabawasan yung risk. Kasi ang sakit mamatayan ng isda. Yun nga, yung namatay nga yung isda ako na red hook. Sobrang kahit maliit lang yun, worth 500 pesos. Pero sobrang nasaktan din ako dun. I want to ask you guys, if you have a male motor stingray, kahit na maliit lang, kasi naghahanap ako ng partner na itong stingray ko. Babae na siya, and I believe malapit na siya mag-mature. Sayang naman kung hindi ko siya mapaparami. So, please, sabihan niyo ako guys kung meron kayo. I'm willing to buy, or I'm willing to adopt your motoro, male motoro stingray. So before we end this video guys, I would like to thank you guys, especially my 950 subscribers. Yay! Hey, 50 subscribers na lang, magiging 1,000 na tayo. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and hit niyo na rin yung like button kapag nagustuhan niyo itong video na to. And always remember guys, all things are possible.